And yung overall conclusion ng ating reading para sa inyo, Pisces. Yes, abundance ito, guys, no? Abundance of money, wealth, riches. So magdadala ito ng ano, ng kasing-kasing kaperahan sa inyo. At saka ng confidence, guys, no? This will bring you a lot of confidence kasi nga parang mag-aano kayo eh, mag-upgrade kayo sa better version ng sarili nyo talagang. And you will be more confident in the future, mga kapigsi, na parang feeling nyo wala nang hindi kayo kakayanin pa. Parang feeling nyo kapag napagdaanan nyo ito is kakayanin nyo na yung mga next na chapter ng buhay nyo. Okay? Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie tayo. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Madibdibang Silip sa Kapalaran. Ito yung ating timeless reading para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung spread na gagamitin natin, guys. Tapos ito naman yung ating tarot dice. So combination to, guys, ang positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Timeless to, guys, so anytime na mapanood yung video, pwede siya mag-resonate sa'yo. In case na hindi siya nag-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, next week, kahit kailan. By those times, pwede nang mag-resonate sa'yo yung message. So tingnan natin yung strongest energy nyo, Pisces, anong paparating sa'yo, guys. Eto mga kapisino, for some of you, parang this is like a brand new beginning na parang another, parang lumalabas yung another version mo na mas mas matapang, mas mas braver, mas bolder, mas matapang kayo na harapin, no? Harapin yung mga consequence ng buhay niyo, mga kapigsi. You are up for greater challenges in your life. Kumbaga parang mas naghahanap kayo ng panibagong challenge, ganyan. Hindi kayo nagiging complacent. Parang gusto nyong lumabas. Parang gusto nyong lumabas kung ano pa yung, or gusto nyo pang ma-experience kung hanggang saan pa aabot yung maaabot nyo sa buhay. Nagets nyo ba? So parang you're aiming for hindi challenges, hindi para sa mahirapan kayo or may problema kayo, pero parang you're accepting challenges para sa experience nyo, para mas maging magaling kayo, mas maging wise kayo, ganyan. Okay? Alright. So, tingnan natin how this story will unfold, mga kapigsi, habang binabasa natin yung deck nyo. So, tingnan natin ngayon yung environment na nakapaligid sa inyo. Yung energy sa inyong environment, mga kapigsi. Ito medyo stressful ito, guys. Kasi syempre, kapag kayo lumalabas ng inyong comfort zone, sometimes kapag meron kayong mga bagay na gustong subukan, ina-explore, minsan masakit talaga sa ulo kasi syempre, hindi kayo sanay, naninibago, ganyan, tinitimbang nyo pa yung mga bagay-bagay. So, and sometimes may mga bagay kayo na hindi naiintindihan sa una, 'di ba? Or baka hindi pa kayo nakakapag-adjust. So medyo masakit pa sa ulo, pero ma-overcome niyo din 'yan habang lumilipas yung panahon. Ganun naman palagi, 'di ba, guys? Pag mga bagong environment, talagang medyo scary at first. Masakit sa ulo, hindi niyo maintindihan, pero kapag lumipas yung time or panahon, magiging ma-okay din ang lahat. Tingnan natin yung past energies nyo, mga kapiksi. Sa past energy nyo, guys, ito talaga yung ano, no? Parang ito talaga yung vision mo. Kumbaga, meron kang vision, meron kang vision in life. Ibig sabihin, parang ito talaga yung iniisip mo dati, no? Na parang nagmamaterialize na siya ngayon. Tapos parang ngayon mo lang siya may experience, ngayon mo lang siya mararanasan. Pero sa past mo, parang iniisip mo na siya, marahil nangangarap ka na before na sana marating mo yung ganitong stage, and right now, maaring nandyan na sa harap mo yung opportunity, so ayaw mo siyang palampasin. Okay?
Tingnan natin yung energy sa support system mo, mga ka-pixie. Energy na nagsusupport sa inyo, guys. balance, no? This is more unbalanced, mga ka-pixie. Kumbaga parang may mga nag-o-oppose sa'yo. At the same time, meron ding mga sumusuporta. So, parang 50-50. Let's say, for example, nanay, tatay mo. Nanay mo, sinusuportahan ka. Tatay mo, hindi. Yung mga ganun. Kaibigan mo, pinsan mo, ganyan. So, merong hindi nagsusuport sa'yo, pero meron ding nagsusuport sa'yo. So, syempre, iha-highlight natin, guys, yung mga nagsusuport sa atin, di ba? And sometimes, yung mga hindi nagsusuport sa atin, meron din silang naitutulong kasi yung mga pagiging unsupportive nila or sometimes mga criticisms, di ba? Nakatulong din yan para mag-improve kayo or para lumabas yung best version nyo kasi sometimes may mga mindset tayo na patutunayan ko sa inyo na kaya ko, di ba? So, in a way, nakatulong din sila sa inyo, guys. So, tingnan natin yung present energy nyo, mga ka-pixie. Yung present energy nyo, very hopeful kayo, guys, no? As in, talagang punong-puno kayo ng pangarap, no? Punong-puno kayo ng pangarap. And for some of you, parang dinidibdib nyo talaga ito kasi parang ito talaga yung pinapangarap nyo, ninanais nyo. Although medyo scary siya, for some, parang big. Pakiramdam ko, parang malaki yung gusto nyong ma-achieve sa buhay. Malaki itong challenge na to for you. Something na hindi nyo pa siguro nagawa before. Something na parang feeling nyo out of reach. Pero very hopeful talaga kayo na makamit nyo kung ano man yung pangarap na yan, ka-pixie. Alright? Comment down below, guys, no? If nakaka-resonate kayo. Tingnan natin yung energy surrounding your desires, mga ka-pixie. Yes! So, nakikita natin na dreams are going to be fulfilled dito. As in, talagang kikilos talaga kayo para ma-fulfill yung dreams nyo. Hindi lang yung nagdadasal. Siyempre, meron kasing mga wishful thinking na sana ganito, sana ganyan, pero hindi naman kumikilos. Pero in your case, sinasabi mo na sana ganito, sana ganyan, pero sinasabayan mo ng action at saka pagdadasal at saka positibong mental diet. Magkaiba kasi yun, mga ganon. Yung iba, nagwi-wish lang sana ganito, sana ganyan, pero hindi uma-action, not even praying, tapos yung mindset negative pa. So, syempre, kahit mag-wish ka ng mag-wish na sana all, ganyan, hindi mo rin yan ma-achieve kung hindi ka kikilos, hindi ka magdadasal, at hindi ka magpa-positive mental diet. Pero in your case, guys, no, talagang ma-achieve mo yan kasi hindi ka lang si sana all. Hindi ka lang ma-comment na sana all, pero sinasabayan mo ng action, dasal, and positibong mental diet. So, very positive talaga yan. Sigurado na magiging positibo talaga yung resulta niyan para sa inyo, guys. Tingnan natin yung mga pagbabago, no, sa inyo, Pisces. Tingnan natin yung mga pagbabago. This is an earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo, earth element. For some of you guys, no, parang this experience, kahit na ma-achieve mo yung mga desires mo, this will also teach you humility, no? Parang tuturuan ka nito na magpakumbaba. And pagdating sa mga material na aspeto ng buhay mo, parang mas magiging magaling ka mag-handle ng pera, mag-budget. And for some of you, parang natututunan mo rin i-prioritize yung mga gastusin mo, kung ano yung mga wants mo versus necessities. Parang na natututunan mo nang i-eliminate yung mga unwanted na mga bagay. Tapos kung ano lang yung iti-treasure mo, or kung ano lang yung mga importante, yun lang yung iti-treasure mo. So, ibig sabihin, natututo ka as you go along. Okay? Yung current feelings nyo, mga ka-pixie, tingnan natin yung current feelings na nararamdaman nyo. For some of you, parang meron kayong pagsisisi, may mga regrets kayo, especially kapag ka-feeling nyo, hindi nyo binibigay yung best effort nyo, no? Kumbaga parang dumadating ka sa point na sana pala ganito yung ginawa ko, sana ganito, ganyan. So, and it's fine, mga ka-pixie, pagtapos na, tapos na, you can do better naman next time. Ibig sabihin, sa susunod, edi pagbutihan mo, diba? Para wala ka ng regrets. Turn of events, mga ka-pixie, tingnan natin kung
how these events will unfold. No beginnings, mga kapiksino, parang sinasabi na this is going to be a new beginning, a new chapter in terms of your kabuhayan, in terms of your finances, ganyan. So magdadala ito ng mga new opportunities or new beginnings pagdating sa kabuhayan mo, kapiksi. Yung next energy, mga kapiksi, tingnan natin yung happening sa paligid mo, no? Paano ka naapektuhan ng mga energy sa paligid mo, yung mga impluensya. Tinuturuan ka nito na magsikap despite ng nakikita mo sa paligid mo. Parang tinuturuan ka nito na lalo pang magsikap at wag susuko hanggang sa ma-achieve mo yung mga desires mo. So, progress. Mas lalo ka pang nagiging masipag at masikap sa buhay. So, tingnan naman natin yung energy mula sa inyong mga gabay, mga kapiksi, kung positive or negative itong energy na to. This is teaching you, mga kapiksi, na huwag magpadalos-dalos, na mag-hold back kayo. Kumbaga parang mag-pause muna kayo anytime na may kailangan kayong pag-desisyonan. Alam nyo ba yung kasabihan na if you want to go fast, if you want to go far, the best way to achieve yung the fastest way to achieve your desire is to go slow. So, kabaligtaran, di ba? Kaya nga meron tayong kasabihan na ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Kasi minsan padalos-dalos, very impulsive, namimiss yung mga details, ganyan. So, nadadapa, di ba? Nadadapa sila, umuulit-ulit from scratch, ganyan. Pero if you take slow, one step at a time, take it slow, you're not just enjoying the journey, pero nagiging meticuloso ka rin and naiiwasan mo yung magdesisyon ng mali. So, yan yung gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay na take it slow, mag-hold back din kayo paminsan-minsan and pag-aralan nyo muna yung mga decision nyo. Alright? Sa future, mga kapiksi, tingnan natin yung energy sa future nyo. Ito yung magdadala sa inyo ng labis na kasiyahan. You will be emotionally fulfilled, no? Parang feeling nyo talaga yung empty space sa puso nyo ay mapupunan, no? Na lalo na kapag na-achieve nyo yung mga desires nyo. So parang feeling nyo kumpleto kayo kasi parang na-fulfill nyo yung mga desires nyo, mga kapiksi. Okay? And yung overall conclusion ng ating reading para sa inyo, Pisces, yes, abundance ito, guys, no? Abundance of money, wealth, riches. So magdadala ito ng ano, ng kashing-kashing kapirahan sa inyo. At saka ng confidence, guys, no? This will bring you a lot of confidence kasi nga parang mag-aano kayo eh, mag-upgrade kayo sa better version ng sarili nyo talagang. And you will be more confident in the future, mga kapiksi, na parang feeling nyo wala nang hindi kayo kakayanin pa. Parang feeling nyo kapag napagdaanan nyo ito is kakayanin nyo na yung mga next na chapter ng buhay nyo. Okay? Alright. So, very positive. Comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapixi, sobrang ganda talaga niyan. As in, uunda-dataasan sa talaga yung buhay niyo kapag natutunan niyo yan. Magbibigay din ako ng 10% discount sa buong buwan ng October 31, mga Kapixi, pag nag-avail kayo ng course. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito yung mga additional message, guys. Sobrang ganda nito mga additional message na sa inyo. Very instinct siya. We have transformation and endings and beginnings, okay? So, ibig sabihin nito, guys, endings, may mga matatapos na cycle. Sa buhay nyo, magta-transform ang inyong buhay para bigyan ng space yung mga new beginnings sa buhay nyo, mga Kapixi. So, talagang mararamdaman nyo yung transformation. Parang nga siyang butterfly, di ba? Yung butterfly, yung stages, life stages ng or life cycle ng butterfly, mga Kapixi. Hindi ko kabisado pero i-google nyo na lang kung gusto nyo. Diba, dumadaan siya from itlog hanggang sa nagiging parang bulate, ganyan. Tapos caterpillar, tapos hanggang sa lumipad yung kanyang mga lumabas yung kanyang pakpak, diba? So, may mga stages siya for growth. So, yun yung transformation na sinasabi. Pero, bawat stage na yon, guys, sobrang hirap yon para sa butterfly. As in, kasi diba, nagpapalit sila ng balat, ganyan-ganyan, which is masakit para sa kanila. Ibig sabihin nun, you have to undergo yung mga painful experiences, no, sa buhay. And it's part of transformation. Para i-prepare ka dun sa next stage ng buhay mo, para sa mga new beginnings, pero nag-i-end, no? Kumbaga nag-i-end yung cycle, isang cycle ng buhay mo para i-welcome yung next stage ng cycle ng buhay mo, and then you will undergo the same painful experience hanggang sa ma-achieve mo yung makulay na experience, diba? Yung butterfly, yung final stage niya, kapag butterfly na siya, lumalabas talaga yung makulay niyang mga pakpak. So, ganun din kayo, mga Kapixi. Okay? So, you may be undergoing some rough changes, rough experiences sa buhay niyo, mga Kapixi, right now. But it's part of growing up. It's part of life. Pero, sa end dyan, kayo din yung magbe-benefit kasi mararanasan nyo rin yung makulay na buhay. Alright? So, yeah. Comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga Kapixi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.